Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilangang Lakbay, naway safe po ang lahat. Update ko po ngayon sa mga tanim kong halaman at bibisitahin po natin yung farm o hardin po na talaga namang inaalay po sa mga estudyante. Libre po silang magtanim, pakaswerte po nila dito at nakikita po ninyo yung mga higanting gulay. Tanim ko rin po, meron pong mga higante. Tara, samahan po ninyo ako. Ganda po ng tangka yun. At dito naman po sa harap ko, ito pong rhubarb. Ganda po ano. Mahilig po ako sa mga gulay na malaki po yung mga dahon. Ang sarap po ng pakiramdam kapag ganito ano. Nakikita niyo po yung mga pinaghirapan ninyo, pinagkurmahan ng likod ninyo. Tumutubo ng napakalulusog. Ito po yung labanos na pula, yung French breakfast. Yung tingin dalawang buto bawat tudling, bawat butas. Yan po. Malaki na, mga ilang araw na lang po yan ay medyo maglalaman na po yan. Ay naku, napakasama. At ito naman po yung rugula. Sa likod ko po di ba makikita po ninyo, lunti ang luntian na. Tapos, magpapahinga po kayo dito sa garden. Diba? Dali yung ab ko. Enjoy nyo po yung mga tanim po ninyo, tahimik, sobrang nakaka-relax. Nakikita nyo po yung terrace ko. Doon po ako natutulog madalas kapag tanghali o kaya umaga minsan pag may idlib ako. Sarap po tingnan ano, kapag ganito. Pakikita ko po sa inyo ang tanim ko pong kangkong. Ayan po diba, ang dami na. Isang linggo lang po yan, mga mayigit isang linggo, less than 2 weeks. Makakaani na po ako. Diba? May namamahay na malaking bubuyog, matanggal, baka na trap lang. Ayan o. Ayan po, tinanggal ko. Makaisipin po ninyo, tinipo ko eh. At dito naman po sa harap ko, eto pong rhubarb. Ganda po ano. Mahilig po ako sa mga gulay na malaki po yung mga dahon. Ito, hindi ko po alam kung saan kasama. Pero kasama po ito sa gulay, alam ko. Yung tangkay po yan, ginagawa pong jam. Pwede sa pastry, pwede sa cake, pwede sa juice, sa drinks. Iba po ginagawang medicine. Ganda po nito. Kaya nyo ako pong dumi ng manok. Alam po, pag nandito ako sa garden ko, nawawala po problema ko, nawawala yung pag-aalala ko, nawawala stress ko. Garden po talaga stress reliever ko. Sobra akong masaya. Kasi pag nakikita niyo po yung tinanim po ninyo, di ba? Binabalik po sa inyo. Mga gulay, magbibigay sa inyo prutas. Hindi katulad ng mga ibang kaibigan, binigay niyo na lahat. Tapos yung ipakita. May hugot ano yan. Hindi po ano. Ito, paborito ko pong lugar po ito. Kapag medyo makalimlim dito po ako. Pag sa umaga, dito naman po kasi hindi masyadong mainit ang araw. Ito po, isang uri po ng lily po yan. Malalaki po, bulaklak po yan. Tapos ito, yung mga beans ko tumutubo na, Swiss chard tumutubo na. Ito po sa vertical garden ko, mga ano po yun, mga Chinese cabbage. Pechay bago. Tapos yung mga mini strawberries, malalaki na rin po. Ay nako. Tapos ito po, may tanim po ako ditong pipino saka mga beans, mga bichuelas. Ito po sa inyo na close up. Ayan, ituturo ko po kayo. Dahil malalaki na po lahat ng bulaklak, best po naman kay yung zucchini, ayun po. Bless po, no? Malaki na kasi lagi pong naaarawan. Ganda po yung lugar. Tapos yung mga pinili ko sa shop na mga basurahan. Yan po yung mga lettuces. Laki na po. Tapos yung mga bulaklak na discounted. Ayan po. Naglalakihan na. Ito. Lumalago sila lalo. Tapos ayan din po yung mga discounted. Doon po inayos ko pa. Tapos itong isa, yung bulaklak. Napakalago na rin po. Etong strawberry bed ko po,
Laguna, ano? Ang dami po. Tapos sa wooden planters po na yung dalawa, yung mga peas saka beetroot, may tanim po ako dun. Dito po muna tayo bago po natin lapitan po yun. Ayan. Yung pong apple tree, medyo malaki na. Yung sa tatlong paso na itong rugula, dito lettuce, doon lettuce. Ay dito po sa mini nursery, mga herbs, parsley, sa mga bulaklak na discounted, mint, bulaklak na discounted, basil, sweet basil, saka Thai basil, saka tatlong klase ng lettuces. Diba? Tapos, dito nga po pala sa hanging planters, ayan, yung mga bichuelas, ayan ko lang po dyan. Hindi ko pala alam kung bush o gumagapang. Tapos yung mga lupa, nagtatabi po. Kasi pag tamas po yung ibang halaman, nagdadagdag po ako, lalo na po yung mga patatas. O, di ba? Ang ganda po. O, di ba? Yung lilipat po natin. Ang lalago na. Tapos yung mga bulaklak, napakarami na po. Tapos yung mga succulents. Ayan. Malago na po. O, di ba? Para makita po ninyo pag naglalakad ako, ganito po itsura. Ito po yung mesa ko na matagal na rito. Yan, recycle na lang po yun. Ito po yung rhubarb. Ito po yung kangkong na pinakita ko sa inyo kanina. Ayan po yung may peas. Saka beetroot po yun. Ito mga peas. Yan po yung sanga na sinawan ko. Lalo dyan ko tali sa gilid. Tapos ginawa ko pong balag. O, diba? Isa social. Ah! E, ganun pa utot po, ano? Ito, peas din po. Tapos mayroong mga spinach sa gilid. Saka beetroot. Ito mga spinach po. Tapos ito may rhubarb din. Tapos yung sweet na nalimutan ko pa rin lipstick. Infinis, nakalimutan ko pa rin research sa English. Ito, namumulaklak na po yung rhubarb. Hayaan ko po kasi kukulik ko po yung buto. Maya po muna tayo sa greenhouse. Tapos, dito po sa kabilang gilid, may mga lettuces. Nilagyan ko po yung lambat eh. Kasi buwisit na squirrel yan. Hinuhukay. Maghuhukay ako sa ibabang ulit. Ito may lettuces. Ito po sa taas, may cucumber. Yan, nasa isang planter. Puro cucumber. Ito cucumber saka spinach. Diba? Ayan po. Diba? Yung mga succulents na taas. Tulugan ko na. Tapos yun, ano po yun, blueberry bush. Blueberry, malalaki po yung laman. Eh, bunga. Ito, black currant. Ito, lily flower din po yan eh. Variety. Tapos ayun po yung may ibang variety ng strawberry. Variety po niya, mas malalaki po yung dahon. Tapos dito, sa laundry. Yun ang planter. Nautubo na po yung mga carrots, yung zucchini. Tontuwa po ako dito sa mga chives. Ang haba, saka tataba. Ayan po. Tapos doon po sa may gilid ng bakod ko, may mga balag. Ayan, tumutubo na po yung mga sweet peas. So pag gumapang po dyan, mas maganda. Yan po yung angle niya pang zoom out. Tapos, greenhouse ko po. Kita ko po sa inyo, excited na excited po ako. Ayan, dito naman po tayo sa greenhouse. O, di ba? Ayos na ayos din po dyan. Kita nyo po, di ba? Tumubo na po lahat. Bilis po, ano? Yung mga kamatis po, yan o. Pataas ng pataas. Habang namumulaklak. Tapos dito naman po itong pechay. Tago na. Pero hindi ko po pagsasama-sama yung lahat dyan. Medyo isa-separate ko rin ng konti. At heto, mayroong bok choy. At yung talong, sa napapanood ko po, tinatanggal lang po talaga nung mga dahon na nakadikit po sa lupa. Saka yung mga natutuyo ng dahon para mag-concentrate po sa pamulaklak at effective naman po. Meron na pong bunga po yan eh. Lumilito o yung buo. Tingin ko na lang po. At etong sili ko, itong mini bell pepper, marami na pong bunga yan. Ayan na, di ba? At dito, mga broccoli. Sa ilalim po,
yung Pechay Baguio, pinag-separate ko kasi malaki po yan pag lumaki. Tapos dun bok choy, yung kamoting ubi ko po yun, maayos na saka yung kamoting yellow green. Meron po akong separate na paso, nag-isip pa po ako nalilipad po dyan yung isang Pechay Baguio yun, broccoli, tapos beans, tapos Pechay Baguio. Ito naman sa ibabaw ito, ililipat ko po itong mga broccoli. Hinintay ko lang po magka-usbong muna sa gitna. Tapos may kangkong din po ako dito sa loob. At ito po yung isang sili. Pung andahe pong bulaklak. Ito po yung regalo sa kadalawa. Yung isa sineparate ko po yung unang pinakita ko. Yung andahe pong bunga yan. Tapos itong fig ko. Nilagay ko muna sa greenhouse para mas gumanda. Tapos yung mga bok choy. Ayan po, ito po yung isang sili at ito po yung isang sili. Regalo po sa akin. Sarap po na pakiramdam, ano? Kapag tumubo po ng maayos lahat ang tinanim, sobrang nakaka-relax po. Ito po yung isang angulo, di ba? So, paglalabas po ako ng greenhouse, yan. Ayan po, sasalubong na view ang aking open backyard garden at terrace. Di ba po? May bisita po ako sa loob. Dalawa po, isa na sa kusina. Bili po ako ng ice cream eh. Sabi ko, pumunta muna sila dito. Sa tabi po ng greenhouse, meron po akong sack planter. Yan. Hinihintay ko lang pong tumubo yung mga patatas. Pero may crack na yung lupa. Ayan po. Ito po ako duman sa kabila, di ba? Tapos magre-relax po ako dyan, matutulog, magkakape, jujus, invite po mga friends, tapos yan po makikita ako, di ba? Sobrang saya ko lang po talaga sa pinaghirapan ko. Nakalimutan ko pong banggitin. Dito po sa tabi ng apple tree, sa ilalim, yung grape plant, ayun, maganda na po tubo, di ba? Tapos ito po yung ano nga ba to? Marigold ba? Flowers, tapos may mga broccoli po dyan. Ayan po mga kabayan, dito po tayo sa farm ng mga estudyante. Ito po yung lipstick, yung tanong ko po sa backyard. Or university garden, tawag po dito. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na lumalaki pa po. Para po siyang kinsay na malalaki. Ang gaganda po ng tangkay. Ito po yung nasa backyard ko eh. Kasi dito po, alaga-alaga, syempre nire-research po nila. Sa akin po naman, by experience naman. Syempre nire-research din naman ako. Naingit lang ako. Sarap bunot. Hindi dyan. At yung red radishes po dito, ayan, mas nauna po itanim to sa akin syempre. Tapos yung mga chives po nila doon, katulad din ng chives kung bata patawarin. Tapos ibit yung mga klase ng garlic at onions. Ito po, ikaklose up ko po itong tanim ko po sa backyard na ganito rin ang itsura. Pero ito malaki na po, old na po ito, many years na po dito sa University Garden. Ito naman po, kale. Pamilya po yan ng kale. Marami pong tawag niya. Mayroong nasabing dragon kale, Jurassic kale, ancient kale. Kasi perennial po yan. Tutulog lang po siya sa winter, tapos tutubo po ulit. Yung dahon po niyan, rich in fiber. Di ba?
Tapos itong asparagus, nako, naani na. Konti lang na siguro, pinitignan ng iba. Ay, ayun, 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 ayun. Ayoko, baka mamaya may spray ng gamot. Baka hindi ko na mabuka bibig. Itong rhubarb, itong lak ng mga rhubarb dito. Pero sa akin, mas malaki din naman. Ito namulaklak agad. Kasi ito talaga, supported ng mga fertilizers. Yung mga mansanasan ko po, puro bulaklak pa lang eh, nandun. Nalulungkot ako, wala pa akong mailalagay sa bunganga ko. Lahat mga youngs pa, mga bata pa, wala pang mga bunga. Diba yan? Puro bulaklak pa lang, hindi ko naman pwedeng tirahin yung mga bulaklak. Baka may empacho pa. Yan po yung chives dito, tatawa po. Ganyan din po yung nasa bakit ko, tatawa din. Ito po yung chives na isang klase. Ito naman po yung spring onion. Mas matataba po yung katawan. Ayan, ganda po ng spring onion. Ano? Sana tumuburing yung sa akin ng mataba. Hinahayaan ko lang po sa akin sa backyard ko eh. Parang ganito rin po. Itong artichoke yun, may bulaklak. Ano po ito, perennial din po ito. Pag nagtanim po kayo sa Pilipinas, tutulog din po yan. Tapos mag-uusbong na lang po sa gilid. Perennial din po yan. Yung mga zucchini po o zucchini, yan po, may mga bata pa po kasi sa akin medyo maaga pong naitanim, pero lalaki pa po yung mga ganyan, mukha pong namulak pero lalaki pa po yan. Ayan po, wala pa po tayong ano, mapapangas dito. Yung mga berries dun, mga red currant na inukuha natin. Itong pear, wala pa rin bunga, wala, puro bulaklak pa lang po, kakabagin lang pala ako dito. Library. Ah, yun ang pangalan. Lipstick Capo Infinis. Scientific name, Levisticum officinale. Okay. Pag nagbabasa po ako ng mga scientific name, ano, parang mga binibigkas ng mga albularyo. Wala po. Gutom ang aabotin ko pa lang ngayon. Inaayos pa lang po yung mga strawberry, nilalagyan pa ng fabric. Tatanggalin po nila yon, yung fabric. Tapos, i-fertilize po nila uli. Tapos, ibabalik po nila yung fabric. Tapos, doon po yung mga raspberry, doon po yung mga blueberries. At doon, doon sa likod na yun, mga currants, saka iba-ibang mga berries. Doon po dito, no? Ay, nakimagine po ninyo, binibigyan po nila ng malaki talagang space, farm, university garden ng mga estudyante para talaga ma-practice po ng gusto. Tapos yung pagpunta po dito libre. Bakit po? Bakit hindi pinagbaba? Bakit ano, libre at hindi, at bakit hindi pinagbabawalan? Kasi disiplina. Pagpasok naman po dito, may nakasulat po na mag-ingat sa pagkain o huwag kayo, baka mamaya may spray. Opo. Ay, iba po talaga, hindi mapigilan, kailangan na pag mga season, napakarami pong bunga. Hindi naman po lahat yung ni-spray yan. Halimbawa, ito. Itong mga ganyan. Baka may spray po yan. Pero yung mga matagal na, yung mga perennial, wala naman siguro spray. Kasi hindi pa naman po ano eh. Hindi pa naman na bibiyak yung tonsil mo. Tuwing nandito po ako eh. Punta po natin yung mga gooseberries. Yan, katulad din niya sa akin yan, itong mga gooseberries. Maraming bulaklak. Yung mga karans nandito. Yan. Ito, black currant o superfood. Daing bunga. Ito, gooseberry. Karant. Yan, ito. Daing bunga na nito. Ah. Ito, green na. Ay, hindi ko pa pwedeng pangasin. Green na green pa. Hindi pa pwede. Kapait po yan. Yan. Tapos itong po yung mga taniman ng mansanas. Yung mga taniman po ng mansanas, pantahan po natin. Ayan, daing bulaklak ngayon. Every other year po, namumunga po ang mansanas ng marami. Yan. Naku, sa park. Dami tayong maharbat na mansanas. Ayoko po dito eh, kasi siyempre. Nire-research. Tapos pagpunta ng mga estudyante, wala na yung mga bunga. Kasama sa research yun. Inarbat na naman siguro. Inisipin nila.
Napakasarap po talaga. Yung pupunta po kayo sa mga taniman ng mga gulay, mga prutas, pati ba na pinag-aaralan, libre. Nandito po tayo sa farm ng mga estudyante, University Garden. Talagang libre po, talagang sinusuportahan po sila ng gobyerno. Ano po yung pangangailangan po nila, may isang kusing, wala po silang ginagastos po dito. Basta matuto po sila at mapaunlad po nila yung kanilang kaalaman. Kaya katulad ko po, sa pagre-research din po, panood ng mga videos, sa aking backyard, i-update ko rin po kayo. Ito po ay botanical garden, syempre. Ginagamit din po ito ng university para din po sa pagre-research, sa pag-aaral. Ibig sabihin, libre po. Nakikita po ninyo dito sa Finland kung gaano po nila pinapahalagahan po yung kalikasan po nila. Mula sa kalsada, sa bahay, napakalinis po. Wala po kayo makikita mga plastic. Meron man, ilan-ilan lang. Kaya binabalik po sa kanila ng kalikasan. Sa gubat, libre mga berries, mushrooms. Sa park, libre mga prutas. Sa mga gubat din, sa south, napakarami po mga prutas. Di ba po? Paano po? Ang dami po nga po nitong ano? Itong karat. Maraming salamat na po sa inyong oras na ilang sa Pinilakan Lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Sigat po lagi. Magandang araw. Labada.